In other news, a former street vendor plans to give back to abused Filipino children through a fashion show next week. A bit of lighter news now after that. That former vendor who left home at the age of 14 did not finish high school yet. He was able to work in Saudi Arabia, where his employer helped him to become the avant-garde fashion designer that he is now. He has earned fame for dressing Katy Perry in a gold corset for her Dark Horse music video, and for putting Paris Hilton in a whimsical black and white dress for a Cannes event. Now, his name is Rocky Gathercole, and he's here in the Rockwell studio to tell us more about his benefit show, as well as what it's like to dress all these huge names, what's up ahead. Thank you, and good morning. Welcome to the show. Good morning. Welcome back to the Philippines. I understand this is just one of the many trips that you take back home. You're quite as active here as you are as well in Hollywood, in dressing the Hollywood stars. That's right. But this time around, this is something that's very special because, unlike the other trips, there is a benefit show that's taking place. Tell us about that, Rocky. Actually, I went to San Francisco, TFC. Mm-hmm. Then, in-interview ako ni Kisa Ocampo. Mm-hmm. By passing lang, sabi ko, if it's possible na maggawa ako ng benefit show for Banday Bata. Kasi ever since, yun talaga yung gusto kong benefit, charity, ano. Sabi niya, sure, sige, I'll talk to Nerissa din. Mm-hmm. Nag-meet kami ni Nerissa. Ang bilis, May lang yun eh. Eto na. Oh, May lang ang bilis, no? But I think the spirit of giving back has always been important to you, no? Oo, kasi battered child ako eh. Kumbaga, part ko talaga yung kung bibigyan ako ng chance, gusto ko tumulong sa mga kabataan. And you've been very brave, very courageous to share with us kung ano yung pinagdaanan mo dati, and to know that you are addressing Hollywood celebrities and you've made a name for yourself. Yes. I know, I don't mean to make you emotional, but you've come a very long way from the kid who ran away from home, no? Mm-mm. Kung ano yung maikwento mo sa atin, Rocky, kailan ka umalis sa bahay dati? 14 ako na 1982 kasi may identity crisis ako. Tapos, nag-aaral nga ako, hindi naman nagbabayad ng tuition yung daddy ko. So, parang wala rin. Parang hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin. Mm-hmm. Parang hindi ko nakita yung future ko. Uh-oh. So, lumayas ako, hinanap ko yung sarili ko. Tumira ka sa kali. Mm-mm. Ilang taon yun? Matagal, till 1987 ata. Wow. There are a lot of... It's a lot. 86 kasi na-born again ako. Nung na-born again ako, dun yung time na na-meet ko na yung mga taga-church. Mm-mm. Tinulungan nila ako mag-work as a waiter in Makati. Mm-mm. So from 1982, umalis ka ng bahay. 19, napuno yun ng... maraming bagay, I'm sure. Oo, marami. Ang mahirap kasi, sakali mahirap mabuhay, wala kang pangarap, wala kang... Saan? Nag-iikot ka? Or was it nasa Quezon City? Sa Rojas Boulevard. Sa Rojas Boulevard. Sa Luneta, sa... Mostly sa Loton. Sa ilalim ng LRT. Mm-mm. Sino nakakatulong sa'yo to get... Nagkaroon ako ng parang... amo na rin doon, yung may-ari siya ng rolling store. Mm-mm. So, helper nila ako doon. Okay. So, ang problema lang, Monday to Friday lang may luto. Kumbaga, nagtitinda. Saturday, Sunday, I have to find my way kung saan ako kakain ulit, saan ako matutulog, or mga ganun. Grabe no. I mean, siguro just bringing back yung memories na yun, nakaka-provoke ng emotions. Oo. Kasi hindi ko na siya binabalikan. Kaya lang, parang tapos na kasi yung chapter na yun. So, I'm thankful na lang na nabalikan ko siya ulit ngayon dahil sa mga bata. So, sa daming times na umuwi ka dito sa Philippines, ngayon mo palang parang nabubuksan yung ulit. Pandora's box of those old emotions ulit, no? Kasi walang nakakaalam eh. Especially pag binanggit mo pangalan ko, it's foreign sounding. So parang, ang bongga naman yan. Pero... Pwede ba matanong? Oo nga eh. Gathercole. Bongga nga. Oo. Saan nang galing ang Gathercole? Daddy ko, American. Okay. Tapos?
I know I read as well, medyo marami rin siyang inaasikaso at that time, kaya oo, hindi siya nakatutok sa family niyo. Guwapo kasi parang happy-go-lucky. Alam mo, mga guwapo, ganun ang buhay. Yun ang problema sa guwapo. Daming babae. So, hindi na naasikaso yung anak niya. Oo. Nag-iisa lang naman ako anak niya. Nag-usap na ba kayo ng daddy mo? Did you ever get a chance to... Oh, nung mag-abroad ako, bumalik ako eh. Umalis ako ng 82, bumalik ako sa kanya ng 89. Okay. Just to ask his forgiveness and his blessing. Dahil gusto ko mag-Saudi. Then, okay. From then, tinulungan ko naman siya. So let's go back nga pala. So 1982, umalis ka ng bahay. 1986, naging born again ka. You're mending the ties. Pero sa loob nung apat na taon na yung 1982 to 1986, very, very rough. From a day to day. Oh, mahirap, pero magaan pa rin naman ang buhay kasi sana yan lang, kumbaga. Mm-mm. Dapat wala kang expectation o wala kang hinahanap na kung ano pa man sa sarili mo. Which is maganda kasi ngayon, I may be okay, pero hindi ako yung nagdi-demand o naghahanap na, eto na ako ngayon, no? Walang mm-hmm. ganun. Simple lang. Mm-hmm. Simple lang, no? Eh, yung 1989 na magpapaalam ka to go to Saudi, what was the opportunity in Saudi that presented itself that you said, I have to go? Nag-designer na kasi ako. Nag-apply akong designer kahit hindi ako nakapag-aral. Mm-hmm. Kasi magaling talaga ako sa mag-drawing. Mm-hmm. So kahit na nasa kalye ka, that was something na hone mo na talent? Kasi during my school days, ako talaga yung, kumbaga, the best sa school. Mm-hmm. The whole school. Mm-hmm. Ako yung laging nasa billboard ng mga bulletin board, yung mga designs, mga artwork. And imagine those designs in grade school or when you were a kid have now transitioned themselves to become avant-garde designs for some of the biggest names in Hollywood. I know we've been seeing it on the screens, the different shows that you have done, the people that you have dressed, and the different looks. Anong part no ng inspired by sa mga experiences mo dati? Hindi ko alam eh, kasi parang weird talaga ako. Parang yung ayoko ng something simple. Ayoko ng nakikita na gusto ko sa show yung may iniiwan akong question mark sa audience. Mm-hmm. Ayoko nang basta nanood lang sila. Ay, maganda. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero yung maganda na siya, tapos meron kang tanong na hindi masagot. Mm-hmm. Gusto ko yun. Mm. So what you say is weird, medyo weird, is very fashion forward, which is, it's very edgy, you know, as well that you've transitioned. Okay, so fast forward tayo, all of these years that you've been working from Saudi, now you are based in the U.S. Yes. You're in Hollywood, where you are very active in dressing some of the top stars. I know you're working on something. Talia. Talia this October, yung concert niya, comeback concert niya. Lahat damit ko yun. Wow. Then, that's crazy. I'm doing the videos of the new look of Sia. Mm-hmm. Which we can't show, unfortunately, just bawal. Yet. Magagalit eh. Baka manggalit tayo sa chandelier. But nonetheless, the entire new look, she's entrusted with you, no? How does that even work? Parang how do you get your foot in the door when it comes to these big, huge names? Actually, nung pumasok siya sa store, hindi ko siya kilala kasi wala naman talaga nakakilala sa kanya dahil sarado face niya. Oo. So yung nagpakilala siya, sabi mo, di nga. Really? Hindi. Umalis siya. Hindi namin alam. Kung kinuha niya yung mga kailangan niya, umalis siya. Hindi siya nagpakilala actually. Wow. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos nalaman namin through her manager, Sony Entertainment siya. That was her. Rocky, I'll just go back. What was the first time that a big Hollywood celebrity walked into your store? Latoya Jackson. Oh, okay. And then at that point, naramdaman mo ba, iba na yata to, iba na yata yung... Hindi, sa kanya lang ako na starstruck kasi mahal ko si Michael Jackson. So, nagpasalamat ako sa kanya, yung mga chika-chika. Mm-hmm, mm-hmm. And chika-chika then has also has multiplied itself throughout the years. Oo nga eh. Oo nga. And sabi mo nga, with everything that's happened and the blessings that have come, you remain... simple, you remain, wala masyadong expectations. Trabaho lang kasi siya, kumbaga. Okay, okay. May time na mag-i-invite yung celebrity. Can you come to my show? Sabi ko, I'm in Manila right now. Mm-hmm. Sabi niya, I can send you my jet.
No, don't do that. Ayoko ng high profile sa Manila. So. No, no jets. No jets. I know we have to wrap up. Unfortunately, we don't have so much time. Although it's very, very nice to hear your story. What I do want to make sure we are clear on is the show, the benefit show that's taking place for the Bantay Bata children. What's that going to be like? Rock the Runway, 28th of July. Mm-hmm. This is for the benefit of Bantay Bata, mm-hmm. and this is a beautiful because. Yung dream ko na show, ito yun. Mm-hmm. Yung puso ko, yung buhay ko, parang ito na yun. Dumating ka na sa point na ready ka nang buksan yung mga nakaraan. Mm-mm. No? And then now you're doing this, presenting this show for the benefit of children who hopefully will be inspired by your story to know that there's something more. Tsaka something different yung makikita nila mga damit. Mm-hmm. Okay. Special. I know, Rocky, I'm sure you've been asked a bunch of times, but you know, my last question will just be ano yung ano gusto mo talagang mensahe na iparating sa mga tao with your whether it comes from your work, your life story, your past, what you're sharing with us. What do you want people to walk away with? I just want to be nice. Na dapat simple ka lang eh. Mm-hmm. Yung take it lightly, hindi yung overacting. All right, well, we'll leave the overacting for the avant-garde runways. How's that? Yeah, actually. Rocky, it's a pleasure to sit down and chat with you. We'll watch out for the benefit show, which is taking place on the 28th. And then you will be all over, you know, Hollywood, the new look of Sia coming up. Yeah. Okay. And then the concert of Talia in October. Looking forward to that, Thank Rocky. You. Thank